with His Excellency Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia. Ito po ay nangyari kahapon sa Malacañang Palace, March 1, 2023. Pakinggan po natin mga tol. O shout out muli sa lahat po ng mga manonood natin. Kay Nene Suryo Berozil, kay Presi Acepcion, hello po. Kay Charito Sansano, ito na po, pakinggan natin. Your Excellency, Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim, the honored members of the Malaysian and Philippine delegations, members of the press corps, ladies and gentlemen, good evening. Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim and I had a cordial and productive discussion on Philippines-Malaysia bilateral cooperation, reaffirming our two countries' desire to revitalize relations as we traverse past the pandemic, then through the years that towards a new normal. As immediate neighbors, the Philippines and Malaysia recognize the importance of maintaining peace and security in our region. As such, we agreed to continue our cooperation on political and security matters, rekindling the joint commission meetings and joint initiatives to combat transnational crime and terrorism. Okay, yon ang unang pinunto ni Pangulong Bongbong Marcos, ano? Para labanan ang transnational crime at terrorism. Perhaps yung terrorism, alam nyo na po. Pero yung transnational crime, baka sa iba po sa inyo, bago sa pandinig ito. O, unahin po natin ang paliwanag, ano ba yung terrorism? Ang terrorism po, wala pong particular na definition ang bawat, wala pong universal definition ito. Ang ibig sabihin, ang bawat bansa, iba-iba po ang definition ng terrorism. Sa atin, syempre, ang batas na nagde-define ng terrorism, yung New Anti-Terrorism Act of 2020, which is a question sa Supreme Court for its constitutionality, pero pinagtibay po ito ng ating Korte Suprema na ito ay constitutional. In short, ang definition po, ang ibig sabihin sa madaling paliwanag, ito po yung paghahasik po ng takot sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng mga krimen katulad po ng pagpatay, paninira ng ari-arian, pangsusunog at iba't iba pa pong mga paglabag sa batas na nagki-create po ng malawakang pagkatakot sa taong bayan. O yan po yung pinakamadaling paliwanag para maunawaan po ninyo kung ano po ang terrorism. Ang transnational crime naman po, ito po yung mga krimen na nangyayari sa pagitan po ng mga bansa. O kaya naman, krimen na nangyayari po dito sa atin o sa kanila pero nakakaapekto sa ibang bansa o nakakaapekto po sa ating bansa. Like for example, ang illegal drug trade. Kapag ka dito po iyan nangyari, hindi po iyan nakakaapekto sa ibang bansa. Pero nagiging transnational crime po ito kapag ka yung drugs nang galing sa ibang bansa. Kasi doon ginawa yung ipinagbabawal na gamot tapos inismuggle papasok dito sa bansa po natin. Ang iba pang mga halimbawa niyan, human smuggling, tapos yung human trafficking. Ano ba ang pinakaiba naman ng human smuggling sa human trafficking? Sa human smuggling, ito po yung pagpasok ng mga tao sa isang bansa nang hindi po dumadaan sa legal na proseso. Ang human trafficking po, ito po yung pag-exploit sa isang tao para po maging kapakinabangan doon sa taong nag-exploit dito. Ano, yan po yung mga sinisimplified ko po sana yung paliwanag. I hope nakukuha po ninyo para hindi tayo masyadong maging technical. Kasi sa pag-aaral sa criminology, iba po ang pagtuturo ay masyadong technical dahil kailangan mas maunawaan nila yung esensya ng mga terminong ating binabanggit. Kaya naipaliwanag na po natin ang terorismo, pananakot sa taong bayan sa pamamagitan ng karahasan, ang transnational crime, mga krimen na nangyayari sa isang bansa o sa ibang bansa pero nakakaapekto sa mga involved na bansa. Okay?
Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. With the ongoing impacts of the pandemic and geopolitical upheavals challenging our national economies and the prospects of a global recovery, we agreed to reinvigorate trade and investment exchanges with a special focus. Diba, una, ang pinagtutuunan ng pansin ay yung security. Diba? National security. Siyempre, ang national security, it involves, of course, threat from domestic and foreign. Diba? Foreign and domestic threats. Tapos ngayon naman, binanggit ng Pangulo yung trade sa pagitan ng bansa na Pilipinas at saka ng Malaysia. O nakikita po natin dito ngayon sa pahayag pa lamang ng Pangulo na particular yung mga mangyayari sa hinaharap. Palalakasin ang national security sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa bansang Malaysia, vice versa, at saka yung trade partnership sa pagitan po ng bansa na Malaysia at saka Pilipinas. Okay, patuloy pa po natin pakinggan ng Pangulo. On the halal industry, agriculture and food security, and the digital economy. Our shared historic roots are deep, and our cultures enjoy a natural affinity to one another. As such, we spoke of further deepening our people. Dito naman, cultures and traditions ang tinatch ng ating Pangulo. O tatlo na, no, yung subject na binabanggit ng Pangulo. Katlo, yung cultures and traditions. Alam naman natin na tayo po ay belong sa Malay. Tama ba? Malay ethnicity, ethnic group, ano, tayo. Originally kasi, ang mga customary and traditions dito po sa, customs and tradition dito po sa ating bansa, ay kung ano yung mga nakikita po natin sa mga karating po na bansa natin, katulad po ng Malaysia. Nagbago lamang ito dahil sa pananakop ng mga Kastila, pananakop ng mga Amerikano at ng mga Hapones, at saka yung tinatawag po na globalization. Yung globalization po, ito po ay napakalawak na aspeto kung saan ang mga involved ay maaaring industriya, sa teknolohiya, sa kultura, tradisyon, ekonomiya, at napakarami pang iba. Ano? Nagsasanga-sanga ngayon yung mga binanggit natin na salita sa bawat bansa. Kaya po nagkakaroon ngayon ng terminong globalization. O tuloy po natin, tatlo na ang binabanggit. I-recap lang po natin para mas maunawaan natin ng todo yung pahayag ng Pangulo. Una, yung terrorism at saka transnational crime, security po yan against foreign and domestic threats. Tapos yung ikalawa, yung trade partnership. Ikatlo, customs and traditions. Ano kaya yung ikaapat? Kung meron pa, pakinggan po natin patuloy. Ito pong ating mahal na Pangulo. People-to-people ties through continued cultural exchanges and tourism. I acknowledge the role of the Philippine diaspora in Malaysia and their contribution to both our economies. And as founding members of the Association of Southeast Asian Nations and the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, the Philippines and Malaysia have ASEAN centrality embedded into our regional outlooks. Yan. Dito, binanggit naman ng ating Pangulo ang history ng ASEAN, ano? Kasi alam nyo mga tol, originally ang ASEAN ay binubuo lamang ng limang bansa, yung mga binanggit na bansa ng ating Pangulo, kasama po dyan ang Malaysia. Pero ngayon, binubuo na po ang ASEAN ng 10 bansa. Okay, tuloy po natin. We have thus resolved to support development and peace-building initiatives within this group, including the importance of achieving a resolution to the situation on Myanmar. We commended the progress made towards achieving sustainable and inclusive peace in Mindanao. It is a culmination of years of effort and sincerity amongst all parties, which will soon realize the dividends of peace. We have recognized the great... Usaping pangkapayapaan din, hindi maikakaila na ang Malaysia, malaki po ang naitulong para po magkaroon tayo ng
kapayapaan sa mga rebelding grupo. Particular po una yung MNLF, tapos yung MILF. Ngayon, meron pa rin mga grupo na lumalaban sa gobyerno, yung BIFF at iba pang mga radical group diyan po sa Mindanao. Pero patuloy naman pong ginagawa ng ating Pangulo at ng gobyerno ang makakaya nito nang sa ganon, eh sa huli, magkaisa na po sana tayong mga Pilipino at mawala na po yung pagkakabahagi-bahagi ng paniniwala sa isa't isa. Kung naaalala niyo po yung panunumpa ng Pangulo sa kanyang mga itinalagang appointees, meron po siyang tatlong ahensya na binanggit, di ba? Na hindi kilala pero extremely, sabi niya, extremely terribly unpopular but extremely important. Yun po yung words na ginamit ng ating Pangulo. Isa po doon yung peace process na dating pina-peace process, parang gano'n, reconciliations agency. Hindi ko matanda yung exact office eh. Pero dati po yung pinamunuan ng ating Secretary of National Defense na si Carlito Galvez. Okay, tuloy pa po natin ang sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulo. Contribution that Malaysia has made to the peace process in Southern Philippines. Yan. And we hope that this support that they have shown over the past few years will continue and will continue to contribute to the success of the peace process and the establishment of the Bangsamoro Autonomous Region. I therefore invited Malaysia to continue supporting the Philippine government's efforts to bring development and enhancement to the livelihoods of Mindanaoans. Once again, I thank Prime Minister Anwar. Particular sa mga taga Mindanao, ano? Eh sana yung patuloy na pagsuporta na yan ng Malaysia sa ating bansa ay magdulot po talaga ng kabutihan sa mga kababayan po natin sa Mindanao. Par for coming to the Philippines, the first head of government I have had the pleasure of receiving during my administration. Your visit is a testament to our enduring friendship as ASEAN brothers who share the same vision of prosperity and of peace. Yan. Kauna-unahan na bisita ng ating Pangulo. Basahin ko lamang yung text po ng balita na ito, no? President Ferdinand R. Marcos Jr. and Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia deliver their respective statement as the president's at the president's hall in Malacañang Palace yesterday, March 1, 2023. The two leaders hold the joint press statement following their expanded bilateral meeting on the revitalization of Philippines-Malaysia relations through enhanced economic and security cooperation as well as cultural exchange and tourism. President Marcos Jr. recognizes the vital role of Malaysia in securing inclusive peace and stability in Mindanao and for its continuing support to the government of the Philippines in bringing development and livelihood to the Mindanaoans. O, yun po yung mga pinaliwanag natin kanina. Pakinggan naman natin kung ano po ang magiging pahayag dito ng Prime Minister po ng Malaysia. Thank you, Mr. President. On behalf of Aziza and the delegation, I must express my profound thanks and gratitude for the warm welcome. And I believe and concur what you have expressed, the need to not only to reaffirm our commitment to work together, but to enhance Malaysia-Philippine relations. Guided by shared interests, multidimensional bilateral cooperation, and vibrant people-to-people interaction. President Marcos Jr., let me assure you that the new administration in Malaysia will be more than happy to further enhance this collaboration. Our bilateral cooperation is multi-sectoral, covering trade and investment, education, health, agriculture, health, tourism, and culture. And I have alluded to earlier how our first generation of Malaysian professionals benefited immensely from the work at Los Baños and some of the known centers of learning in
the Philippines. Multi-sector agreement ito, mga tol, ha? Binanggit naman ni Prime Minister Anwar Ibrahim, ano? Larangan ng agrikultura at iba pa. Kaya halos nadidinig na din natin yan, eh, every now and then sa mga bansang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo. Kumbaga, ito po ay isang proseso na hindi na po bago sa pagbisita ng Pangulo. Ang maganda lamang ay dito sa bansa po natin nangyayari ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang pagbisita ng Pangulo, syempre, sa ibang bansa, parang siya naman yung tinatanggap bilang panauhing pandangal. Dito, Malaysian Prime Minister po ang ating kauna-unahan. Ha? Bigyan natin ng emphasis ito. Sinabi ng Pangulo kanina, kauna-unahang head of states na bumisita officially para po sa ating bansa. Security ties are also strong and growing. We share common borders and to an extent quite porous. Therefore, the collaboration need to be further enhanced. We agreed to resume the 8th Joint Commission meeting to be led by both foreign ministers this year at a mutually convenient date. It's our turn to host this meeting, and I have advised the colleagues in the foreign ministry to facilitate and accelerate this process. We also discuss areas for further collaboration, new and important sectors such as halal industry, food security, which you have placed so much importance. Ako kasi hindi ako Muslim, ano? Pero ang pagkakaalam ko sa halal industry, correct nila lang ako kung meron pong mga kapatid po natin na Pilipino na Muslim po dito. Ito yata yung pagrespeto sa kanilang paniniwala, eh, na hindi dapat kainin yung mga bawal na pagkain. Ano, katulad po ng baboy, pinagbabawal po iyan, pagkakaalam ko sa relihiyon po ng Islam, ano? Ang pagkain po ng baboy ay isang malaking kasalanan sa kanilang relihiyon. Kaya naman yung mga, ewan ko kung tama itong sinasabi ko, I hope tama, ano? Yung mga nakikita ko na mga pagkaing dilata, may nakalagay po doon, halal. Kasi sabi sa akin ng kaibigan kong Muslim na pulis dati, pagka mga canned goods, ang titingnan mo lamang kung ito ay pwede sa kapatid na Muslim kung merong tatak na halal. Kasi pag may tatak daw na halal, ibig sabihin, pwede po iyong kainin nang wala pong pag-aalinlangan ng isang Muslim dahil yun po ay dumaan sa tamang proseso at ayon sa kanilang paniniwala, sa kanilang relihiyon. Okay? Tuloy po tayo, mga tol. And have actually taken impressive strides in this direction. Digital economy and are among the key areas that I propose as potential cooperation. The President and I also agreed that both countries should intensify efforts to increase the volume of trade and investments. We have had a good beginning, but there's no excuse why we can't further increase the both trade and investment that would be of tremendous benefit to both our countries. We also agreed that we should deepen the existing strong people-to-people ties through closer cultural and tourism collaboration, education, and sports. Malaysia stands ready to explore potential new collaboration with the Philippines in this regard. Now, the peace process in Mindanao. I must express again my profound thanks and gratitude. This has been a century-long contentious issues that invariably affect the region and in particular Malaysia too. And under your leadership, President, you have seen great strides in this direction. And I think it is only our duty as a good neighbor to support and facilitate the process. And I stand guided, whatever things need to be done at the bilateral, multilateral level to support this endeavor. It has to succeed in the interest of the Philippines and Malaysia and the region, and then utilize this enormous potential to the benefit of our people. Ganda nung sinabi na yon ni Prime Minister Ibrahim, ano? It has to succeed para sa interest po ng ating bansa at ng Malaysia.
Yun naman kasi ay walang halong kaplastikan, ano? Ako, kapag ka ang isang tao nagsasabi na interest ng kani-kanino lang, hindi ako naniniwala basta-basta doon. Siyempre, dapat ang interest natin ang uunahin natin at ganun din naman ang Malaysia. Sana maging matagumpay nga po itong mga bilateral talks na kasalukuyang nagaganap sa pagitan po ng Malaysia at saka ng Pilipinas kasi ito po ay magdudulot ng katagumpayan sa ating bansa at saka sa Malaysia. Okay, tuloy po nating panoorin mga tol. May basher. Magiging, alam mo basher, masasaktan ka lang eh. So, singit lang kita, no? Hindi na kita babanggitin. Masasaktan ka lang. Ikaw ba ay masokista? Ano? Ayaw na ayaw mo na pinupuri ang Pangulong Bongbong Marcos pero nanonood ka dito. Di ang sakit sa puso mo noon. Huwag kang tanga. Malaysia will also continue to offer assistance to the Bangsamoro people through various capacity building programs, including through our Malaysia Technical Cooperation Program. In my meeting with the President, I've asked the Philippines assistance and cooperation to expedite the recommendation of nationals so that they can be repatriated to the Philippines in a timely manner. And I am pleased that the willingness to facilitate this arrangement in a mutually agreed fashion. We also reiterated our commitment to continue supporting and enhancing cooperation with the BIMMP IAGA, including hosting the Brunei Indonesia Malaysia Philippines Facilitation Center. I did express my concern about the contentious unresolved Myanmar issue which is affecting Malaysia adversely due to the huge number of refugees exceeding 200,000 people now in Malaysia. Nakakalungkot yung pangyayari na yan sa Myanmar. Ano? Nagsimula kasi yan nung nagkudita ang mga sundalo po doon at pinatalsik nila yung Prime Minister ng Myanmar. At ngayon nakakulong. Yung babae, nakalimutan ko po pangalan. At isa nga talagang problema ang mga refugees. Pero alam nyo kasi mga tol, kung bakit ang bansa hindi dapat basta-basta tumanggi sa refugees, nakalagay po yan sa charter ng United Nations na kapag ka meron pong mga bansa na dumadaan sa krisis at ang mga mamamayan po nito ay nangangailangan po ng kalinga ng ibang bansa, eh dapat ipagkaloob mo ito. Maliban na lamang kung hindi na kaya. Ano? Sa ngayon, sinasabi ng Malaysia, merong 200,000 refugees mula po dyan sa Myanmar. Kasi kung hindi ako nagkakamali, geographically speaking, tingnan nga natin ang Myanmar saka Myanmar and Malaysia map. Katabi lang po ito eh. Ano? O, tingnan po natin yung Myanmar. Saan ba tayo dito? Yan. Ito, Myanmar. Pero ganun pa man, ano, hindi pala. Ito, Myanmar. Nandito, Malaysia. Ito, ay tama, magkatabi lang. Pagitan, Thailand. Kaya siguro, ganun ang kanilang problema. Ano? Ito ang Malaysia. Ito ang Myanmar. Oh. 200,000 refugees ang nasa kanila, problema daw po ng Myanmar Malaysia sa ngayon. Sige, tuloy po natin. The president in his wisdom has reiterated the need for the 5-point consensus, but I would certainly suggest with his experience and wisdom to explore new areas, how Myanmar junta can be persuaded to work and collaborate as a team within ASEAN and resolve the outstanding issues which cannot be considered as purely internal because it's affecting the security and welfare of the region. We did discuss the South China Sea issue, and I shared
President Marcos Jr.'s concern that due to the complexity and sensitivity of the issue, we should try and engage and take the position at a multilateral level between ASEAN so that we have a comprehensive approach and achieve an... Mababanggit kaya ng Prime Minister yung tungkol sa Sabah? Ano? Eh, hindi. Saan ba ang Sabah? Sabah, Malaysia, Sabah, Indonesia. Teka lang nga, tingnan niya natin. Kasi may, kaya pala may mga... Ayan, Sabah, Malaysia. Mababanggit niya kaya yung issue dito ng Pilipinas? Ano? Kasi ang pinabanggit niya ngayon yung issue ng territoriality diyan po sa West Philippine Sea. Isa rin po kasi ang involved ng Malaysia. May claims din po sila diyan. Pero yung Sabah kaya, tingnan niya natin kung mababanggit ni Prime Minister Ibrahim. Amicable resolution to this outstanding problem. Maraming salamat Minister. Walang nabanggit so far, ano? President, I am extremely pleased. I must reiterate again that I was first here in Malacañang Palace when President Marcos was the president as a young Minister of Agriculture, and how pleased I am to be back here with Marcos Jr. Bombong to be there. And thank you very much for this hospitality, and I was deeply touched by your kind words and support. Wow, napakaganda nung sinambit ng Prime Minister ng Malaysia, no? Biruin nyo, naalala niya pa yung pagbisita niya rito noon, kauna-unahang pagkakataon. Tapos ngayon, nakabalik siya bilang Prime Minister na. Samantala, ano yung sinabi niya? Minister lamang siya ng agriculture noon, ano? Anyways, mga tol, yan po yung ating naging reaction dito po sa pagbisita ng Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim. At marami po tayong natutunan somehow, ano, sa mga sinambit po ng Pangulo at sa kanito pong Prime Minister ng Malaysia. Sana patuloy po nating suportahan ng Pangulo kasi hindi po siya magtatagumpay, mga tol, kung hindi po natin susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa atin po, nakasalalay sa mga Pilipino, ang ikatatagumpay ng Pangulo sa kanyang mga hangarin at adhikain sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Kung hindi man lahat, pero sana manatili po yung majority of support na tinatamasa po sa kasalukuyan ni PBBM sa kanyang pamamahala. With that, maraming salamat at muli akong magbabanggit ng inyong mga pangalan for appreciation sa inyong panonood, pagsuporta sa ating programa at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Shoutout bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay kay Maximo Concepcion. Mabuhay din po kayo. Yan, PBBM loyalist ako. Self